So dito sa labas ng airport bago kayo mag exit, may na mga nag-o-offer ng taxi. So ito yung kinuha namin kasi mas mura sa kanila ng 41,000. And then ito yung receipt. And so, tapos may airport staff din na mag-a-assist sa inyo. Yung vibe niya sa labas parang naiya lang din. Behind pala dito ng 1 hour. So mga around 12 something pa lang. Ayan. Tama lang gawin. Room tour tayo. Ito yung main door. Pag medyo naninibago ko, hindi ako ganun ka-comfortable sa hotel, ilalagyan ko talaga ng harang yun siya. Pero in fairness, mayroon din naman siyang lock dito. So, ito yung bed ko. Naka-twin bed kami. Magkaiwalay kami natulog. Ito yung bed ni Brian. So, naayos niya na akin. Ito. And then, yung saksakan, medyo nakulangan lang ako. Kasi, ayan, isa lang yung saksakan dito. Tapos, dalawa yung phone na kailangan kong i-charge. Ayan. Super ganda ng lights dito. Ayan, pati yung ceiling nila. And then, pagpasok mo ng door, ito yung front namin. May upuan, tapos may mug dun, pero walang kape. May dalawang bottled water. May TV. Meron naman siyang parang cable. Tapos, ito yung aircon nila. And then, may vanity area. And si Brian, so katatapos niya lang maligo. Ito yung pinaka table. And then that's me. Ito ang ating outfit. Di pa ako nakakapag-ayos. Tapos dito may ref. May blower din naman in fairness. Tapos may view sa labas. Tapos, ayan yung towel, damit and all. May ano din pala, may vault. Tapos lagay ng marumi. After na itong vanity area, ayan yung CR. O, diba? Parang kitchen lang yung peg ng pintuan. Pero in fairness, ha? Malinis naman. Ayan. Tapos may free din na mga essentials. And then yung view, first time ko pa lang siya makikita actually. Kasi, parang school tong nasa kabila. Ayan. Ay, school nga. May mga students, oh. Oh, so ayan lang siya. And then this one is 1,700,000 dong. So, ito yung maleta namin. Nasa ano lang siya. Like 4,200 something. Ito yung mug nila, tapos may water, may kettle something. Ito kami nagstay sa Bliss Boutique Hotel, Saigon. Pero walang kape. Tapos yun, chinacharge ko yung GoPro 11 ko. Ayusin namin mamaya yung mga gamit kasi sasara namin yung maleta pag alis namin. Tapos yung mga saksakan pala dito guys, ganito siya. So pwedeng sa ganito, pwede dun sa regular na saksakan lang. Kasi yun nga dito sa room, unti lang yung saksakan. Kaya dapat pala nagdadala kami ng extension. Ito pala yung top ko. May pagka-crop top siya. Tapos yun yung cute nung details, diba? Yun siya. So, here is my makeup kit for this travel. Ang ganda na itong pouch bag na to. Nabili ko siya sa Landmark. 99 pesos lang or 84 yata. Dalawa kasing binili kong pouch. So, yun yung mga makeup na dala ko. And we're gonna do a get ready na may video here in Vietnam. Lagi ako nagli-lip tint muna kasi feeling ko pag wala akong sobrang pale ng lips ko. Pag wala ko lang yung lips ko, parang hindi din ganun kaganda yung kalalabasan ng makeup. Nawawala yung higaw ko. Hindi ko siya napansin yung earrings ko dito. Yung higaw na yan. Sini ano nandito. So, nawala siya. Anyway, so for my sunscreen, dahil mainit sa labas, I'll be using this Well Skin. Yan, bigay ito ng dermatologist ko. Unti lang. Saka, translucent to guys. So, malamig din siya sa face. Ayan, super dali lang din siya ma-absorb nung skin. Grabe yung face ko. Delayed dito ng 1 hour. Same sa Bangkok.
So, gabi na kami nakarating. Pero malapit lang din siya sa airport. Airless pump din to, I think. Super nice na sa face. Ayan o. Oh. Ayan yung bare skin ko. Parang ever since Taiwan, ito na yung ginagamit ko na foundation. Super nice na ito. Pinapin ako ang dalang sponge. Buti madali siyang i-blend kasi hindi ako nakapagdala ng brush saka sponge. Hindi ko alam ba't ito yung dalang concealer. Pero, pwede na. Ayan lang yung base. Super ano lang siya. Simple. Dalawin na lang ang powder. This one. Pero packaging na lang to. And laman ito yung pants na binili ko sa Bangkok. And then, itong Sunny's Face. Ayan siya. Ang ginagawa ko, itong muna yung nilalay ko. And then, papatong ko to. Although, this one, mayroon talaga siyang blurring effect. Super duper nice na itong powder na to. Tapos, remember dun sa isang vlog na mention ko na nagpasabay ako dun sa friend ko. So, mayroon pa akong stock na dalawang pants na bote sa bahay. Wala pala akong dalawang mascara. Hindi ko lang sure kung may mga convenience store dito or kung anong klaseng convenience store yung available. Tapos kagabi nung papunta kami dito sa hotel. Tungtuwa ako kasi daming Highlands Coffee. Recently ko lang siya nasubukan kasi kaya happy ako. Makakatikim na ako ng legit na Vietnamese na kape. Then for my lips, itong Girl Crush na lang gagamitin ko. School tong katabi namin. So, ang pupuntahan muna natin ngayon yung post office. Lalakarin na lang namin siguro, hindi ko sure, pero tignan natin yung paligid. Ayan siya. May fire exit dito. Yung pinaka-hallway, papakita ko sa inyo. Ayan yung hallway, papunta dun sa room namin. Ayan yung room namin. Medyo under renovation pa yung ibang area. And maingay siya. Kasi ito, school yung paligid niya. Pero in fairness, pag night time, kahit along the highway kami, hindi siya maingay. Sobrang sarap ng tulog namin. Ayan, madami pang mga rooms. So, that's my outfit. Pero may pimple ako dito. Ganito yung sa Hong Kong, tapos may coffee sila. Ayan, buti na may Circle K. At yung Circle K, tapos ayun yung hotel namin. So, ayun, makakabili tayo mamaya. Puro sila nakamotor. Actually, itong area yung pinagstayan namin. Nilalakad lang kasi namin papunta sa post office nila. Itong area na to, puro turista din. Ang daming turista. Kami ng banh mi bread. Grabe, nakakatawa naman dito. Parang land of coffee. Puro kape. Yan, try natin ito. Parang gusto ko to sausage. Ito ba yan? Oo, sarap. Thank you.
think isa sa nasa itinerary ko, Kong something, basta well-known coffee din siya, coffee shop. Ang dami ditong mga ganyan, nagtitinda ng coffee. Yun ang puro coffee shop, yung paligid. Thank you.